Halo, selamat malam. Jadi ini tuh kami pengen apa apa beli apa apa dari pengen sosial. Oke, ini mereka kok mau nang beli sama atau sama kami sama bersama pengen ini kami ini atau lima dolar. Tentu main ini pengalaman yang kita sama sama beli. Saya pernah bina beli kalau apa kau bersama tetapi pengalaman pengen sosial. I wish it my daughter, wish for my own soul, don't be my for you, I can't be. I live for all my days to put a smile on your face. Help us be finding me. It will be for eternity. You know how I need you when I'm gone. When I need your love, how far you have gone. Remember I was good, send it all to you for me, come back in my world, if you show me to the cross. I worship you, my God, I worship you, my God. Thank you.
Praise you, Lord. Tunay nga, Panginoon, nothing, no one compares with you, O God. Nag-iisa kang Diyos, wala kang katulad. You alone deserve to be worshipped by your people. Tonight, Panginoon, salamat sa bawat isang nakadalo sa virtual meeting na ito, sa isang pag-aaral ng inyong salita. At tunay nga, Panginoon, we just continue to entrust ourselves to you despite sa mga nangyayari sa labas, sa mga threats, sa mga pananakot na lumalaganap sa aming kapaligiran. So, Panginoon, hayaan nyo na huwag mong hayaan pala, Panginoon, na ang kalayaan naming magsama-sama, even virtually, Panginoon, ay mahadlangan, makurtail, Panginoon. Alam namin, Panginoong Diyos, that in all things, mayroong kayong purpose at ikaw pa rin, Panginoon, ang iyong sovereign will ang masusunod. Pagpalain niyo, Panginoong Diyos, ang bawat isang narito at we continue to pray, Panginoon, sa mga kasamahan namin na papasok pa sa meeting na ito. Sa inyo pong papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ating topic ngayon ay medyo na tayo. Pampamilya muna tayo sa ating topic ngayon. Okay? Ang pamilya. Ang topic natin, a special mother or a special child. Okay? Ang ating passage, meron tayong tatlong main passages. Ang una ay yung nasa Exodus chapter 2, 1 to 10. Medyo may kabaan yan. Pero i-ano ko na lang, i-describe ko na lang yung pinaka-summary niya. Ito yung chapter ng Exodus kung saan dumadami na ang mga Israelita and natitreaten ang mga Egyptians. Kung kaya ang Pharaoh, the Egyptian king, ay nag baba ng kautusan na lahat ng male Hebrew babies ay papatayin pagkapanganak. Okay?
Merong nagkaroon ng isang mag-asawa. Later on, dyan sa chapter na yan, hindi natin makita ang kanilang, hindi pa binigay ang kanilang pangalan. Maging ang pangalan ng sanggol, hindi pa rin binigay sa ano na yan, sa chapter 9. But later, we will find out na sila pala yun, yung sanggol ay si Moses, si ang mag-asawa ay si Amram, at Jochebed. Kung ang pronunciation, it's either Jochebed or Jochebed. Pareho sila, itong mag-asawa ay pareho sila sa lahi ng mga, pareho silang nanggaling sa lahi ng mga Levita. So, nagkaroon sila ng anak nga. Actually, pangatlong anak kasi meron ang naunang dalawang anak, si Aaron at saka si Miriam. Itong pangatlong anak ay si Moses. Later on, we'll find that the name of the baby was Moses. At chapter 3 na yan. Sa farther on, sa chapter 2. So, pagkapanganak pa lang ng bata, sabi doon sa ano, nung nakita nung magulang, nung nanay at saka nung tatay, ni Amram at saka ni Jochebed, may naramdaman sila kaagad kaiba. At sa isip-isip nila, hindi sila papayag na basta na lang papatayin ng batang ito. So, the mother, tinago niya yung bata for 3 months. After 3 months, siguro hindi mahirap nang itago dahil maingay na yung bata, iyak nang iyak siguro. So, hindi naman sinabi kung bakit. So, after 3 months, gumawa siya ng basket, ginawa niyang waterproof ang basket, tapos nilagay ang bata doon at ipinaanod sa ilog. Nagkataon naman na yung daughter of Pharaoh in some versions sinabing daughter of Pharaoh, but in other versions sinabing yung asawa ng Pharaoh, but most of the versions ginamit daughter of Pharaoh. Itong daughter of Pharaoh naliligo at nakita niya yung basket. Kaya pinakuha niya sa kanyang dama or alalay. And nung tiningnan niya yung laman ng basket, sabi nung isang version, umiyak yung bata. Naawa yung prinsesa. And at this moment, lumapit si Miriam na sinusubaybayan pala yung basket. Lumapit si Miriam at tinanong yung prinsesa kung nais ba niyang kumuha ng isang Hebrew para alagaan yung bata. Sabi naman nung prinsesa, sige, kumuha ka at babayaran ko kayo. So that's the story in Exodus chapter 2, 1 to 10. That's the first passage that we have. May mga nangyari pa dyan kasi verse 9, 10, ang kumento ko lang yung mga hanggang 7 or 8. So the second passage is the one in Acts chapter 7 verse 20 to 22. Dito naman makita natin yung kwento ni Anton ni Stephen, the first Christian martyr. Ito yung kanyang recount sa history ng Israel. So sinabi niya na si Moses was no ordinary child, and sa tingin ng kanyang magulang, siya yung bata na mayroon talagang kinabukasan. Kung kaya, nangyari na napunta si Moses doon sa anak ng Pharaoh. So, sabi doon sa Acts chapter 7, verse 20 to 22, that Moses was well educated. He was well educated and he was powerful in speech and in action. Sabi nga ni Josephus, yung church historian ng early church, sabi niya that the story was that Moses became a general in Pharaoh's army and he was the one who defeated the army of the Ethiopians.
So, makapangyarihan si Moses. Yun yung Acts 7, 20 to 22. And then the third passage is in Hebrews chapter 11, verse 23. Okay? Basahin ko ha, sa NIV. Sabi sa NIV, by faith, Moses' parents hid him for 3 months after he was born because they saw that he was no ordinary child. And they were not afraid of the king's edict. So, nakita nila, si Moses was not just an ordinary child. Tingnan talagang very special, which is mostly the case, di ba? Pag ang magulang natatanungin mo, talagang sasabihin ng magulang na special tong aking anak. So, and they were not afraid of the king's edict. Okay? So, yun yung ating tatlong passage. There may be other passages in the Bible kung saan binabanggit sina Amram, sina Jochebed, pero ito yung pinaka-main na magagamit talaga natin sa ating pang-aaral na yun. So, questions. Anong questions ba ang nais kong itanong sa inyo ngayong gabing ito? Okay, ito yung questions, ha? Unang question. What was the best thing that your mother ever did to you? Alala mo, anong naamalala mong pinakamagandang ginawa ng mother mo para sa'yo o sa'yo? Anong tayo? Let's ask. Rem? Rem? Can you answer question number one? Hello po. Uh-huh. Siguro yung pinaka... sa nakita ko pa, sorry, yung best na yun nga, pinanganak niya ako. Okay. Tapos, yung pangalawa, yung handa siyang magsakripisyo na... kahit nahihirapan siya basta hindi nahihirapan yung mga anak niya. Yun po. Okay, good answer. Si Chris. Chris. Anong sagot mo diyan sa number one? Sa akin po ano? Ay, wait. Sa akin po yung yan, same din po kay Ate Rem, yung pinanganak niya ako, yun yung pinaka-testing na ginawa ng magulang ko sa akin. Kasi nag-decision siya nabuhayin ako, alagaan ako sa sinapubuti ko for 9 months. And then yung lumaki na ako nung napagtapos niya ako. Kasi yun lang naman yung kumbaga kayamanan na maipapamana niya ng mga magulang ko sa akin, yung education nga po. Kasi magagamit ko din yun sa, siyempre pag may pamilya na ako, para meron akong ipambuhay ba sa sarili. Okay. Next, si Jemima. Jemima, question number one. May? Akin po, Pastor John, yung kay mami po, laging kay mami, maaruga, maasikaso. Saka hindi niya kasi hindi niya kasi kami, nasali kasi kami si mami, puro siya lahat yung nagtatrabaho. Kaya nung nag-asawa ako, Si BJ yung natulong sa akin. Yun lang. Yung nanay ko. Talagang sa lahat yung nag-aasikaso. Yung nakita ko sa kanya. Okay. Si Jing Tulibas. Jing Tulibas? Ako? Ano? Bagamat ang aking abutan sa aking nanay ay ako'y grade 2? Grade 1? Aha. Kasi, kumbaga nagkasakit na siya ng time. So,
ang aking makalala lang doon ay yung bukod sa sinabi niya, yung pinanganak ako, yung maging masikaso at di kapabayan na magutom. Naalala ko yung ganun. Palagi kami may pagkain pag umuwi siya galing sa trabaho. Mm-hmm. Ganun lang. Okay. Meron pa bang babae sa grupo na hindi ko natawag? Lana, no? Puro lalaki na natira, no? Si Sister Christy, andyan na? Yan na ba, Sister Christy? Yes po, Pastor. Ayun po. Pakisagot yung question number one. Okay, bukod po sa mga nabanggit nila, kasi po, ganun, sa mga naunang nasabi ng mga kapatid, ay ganun din nga po yung mga, yung legacy ng mami para sa akin at sa amin. Sa amin at kami, marami po. We're 10. At talagang hands-on po siya. Maayos po siya. At ang ano doon, ay ang marunong po siya magdisiplina. No, siya yung marunong, at ako bilang bunso, nakita ko yung by that time, kasi generally speaking, ang si mami po may kahigpitan talaga. Pero nung nasa nung part ko na, dahil bunso ako, nakita nila na lahat, at ako rin naramdaman ko laylo ang mami ko sa akin. Yung mga bagay na hindi po pwede sa mga kapatid namin, sa akin pwede. Ganun po. At talagang masasabi ko, very devoted mother siya po. Napakasipag. Kasi sa dami namin. Okay po. Salamat po. Yun lang. Salamat sa inyong mga sagot. Meron pa bang babae dyan na hindi ko pa natanong? Si Ima at saka si Des. Sino? Si Ima. Si Ima saka si Des. O sige. Des, ikaw muna. Ako tay, siguro aside sa mga yon, yung mga nasabi na din, ang pinaka the best na ginawa siguro sa akin ni Mama is yung pinush niya talaga ako makatapos ng pag-aaral. Kasi inano niya sa akin, parang hinighlight niya sa akin kung gaano kahalagang makatapos ng pag-aaral, kung ano yung ma-achieve mo kapag nakapagtapos ka ng school. So, yun talaga yung pinaka the best na nagawa sa akin ni Mother. Tsaka syempre, yung isa pa, yung pag-share niya kung paano mag-alaga ng bata. Kasi yun talaga yung pinaka mahirap gawin, ganon. So, yun yung isa din sa hindi lang ako naalagaan niya, pati si Faith. Okay. So, si Ima na? Si Ima? Siguro tayong pinaka minana sa akin ng nanay ko, yung tinuruan niya ako lahat ng gawain ng trabaho. Para sa kanya, hindi pwedeng magtatamad-tamad. Kailangan daw maging masipag. Tapos, para kahit wala kami sa feeling niya, matuto kami sa buhay. Tapos, yung katangian talaga ng nanay ko, yung mapagbigay siya. Actually, ultimo asin, ultimo kape, ultimo kung anong mayroon siya. Halos lahat ng mga kamag-anak niya sa paligid ay nagsisipuntahan sa bahay. At parang bahay din nila at maghingi. Kaya ganun siguro, at hindi kasi sabi ng nanay ko kasi, ang madalas kong nakikinig sa kanya, bakit pa ako magbibili ng mga gamit na pag namatay ako, hindi ko madala yan. Pagkain ang kailangan nating kainin. So, yun po. Okay. So, siguro naman yung mga lalaki ay nag-isip din ng kasagutan sa number one. Pero hindi kayo ang tinanong ko, puro babae. Kasi ang question number two ay para sa mga lalaki. Okay? Inati ko. Okay, diyan sa mga sagot ninyo sa number one, ang unang-una talaga diyang nag-highlight doon sa mga sagot ninyo ay yung itinuloy ka ng nanay mo. Kasi, pansin ninyo sa Amerika lang, from 1985 hanggang sa ating panahon, 2021,
estimated nila merong mga 20 million babies ang aborted sa Amerika. Imagine nyo ba yun? Parang ganun na lang. Milyon-milyong mga bata ang ina-abort. Hindi itinuloy. Imagine mo yung generation ng mga bata na sana ang laki ng maitulong sa daigdig. Pero hindi pa man lang nabuo yung kanilang term sa tiyan ng nanay ay tinapos na ang buhay nila. Isang malaki kasalanan yun eh. Sabi nga ng mga propeta, it is an offering to Baal. Yung abortion. It is the spirit of Baal. It is a murderous spirit. Okay? So ang question number two, please. Ayan, yun ang question number two para sa mga lalaki. How can you ever repay your mother for the great things that she has done for you? Nahin natin si BJ. Admit lang po, Pastor. Bakit? Nasaan? Nag-CR? Sige, talon tayo kay Kaoming. Balikan na lang natin, BJ. Kaoming? Okay, sorry po, naka-mute lang. How can you ever repay your mother? Kasi po ako, maaga po ako na ulila sa mga magulang, sa nanay. 4 years pa lang po ako, almost wala ako natatandaan. So, kung tutuusin po, hindi ko ninaramdaman yung pagkikya ng isang ina. Kasi wala pa po akong isip masyado noon 4 years old. So, how will you ever repay? Yung ito nga po yung yung kailangan arugain yung kasi wala po akong kumbaga wala akong hindi ko siya masusuklian yung ginawa niya sa akin. Ang ano lang po, naging mabuti kaming tao dahil ewan ko po na para sa amin hindi masapag ano kay kahit wala pong magulang na kinagisin nanay ko na nagpayo sa amin para maging yung ugali o yung pagkatao ay ma-develop, siguro po may minana dun sa pag-uugali nila. Hanggang sa ngayon, isa yun po sa mga kaming po magkakapatid na kahit po hindi namin naranasan po yung pagpapayo o magana ng magulang, isa, masasabi ko po na lumaki kami na kumbaga, naging maayos po yung pag-uugali namin, kapatid. At yun din po, ang ninanais ko rin po na may, sa mga anak ko, yung magiging maayos yung pag-uugali po. So, sa pamagitan po noon, yun po yung, para yung repayment yung nakita ko din sa, although hindi na niya nakita, o hindi rin namin naranasan kung paano po yung halinga ng isang mga ina sa mga anak niya. Yun po. Okay. Si Arnold. Arnold. Welcome ulit. Sana pa? Siguro, sa akin po kasi wala na rin po yung mother ko. Nung bago siya mawala, the year before na mawala yung mama namin, I wanted to repay yung mga magagandang bagay na ginawa niya sa amin by sharing the blessing na binigay sa akin ng Panginoon. Yun nga lang, I was not given a chance to do that kasi nga namatay si mama because of an accident. Okay. It was sudden. Siguro sa ngayon, the best way for me to repay yung mga ginawa niya sa amin is to pass on yung mga magagandang aral na itinuro niya sa amin, yung legacy niya as our mother to pass on to our children, sa aming mga magiging apo. Okay. Sa mga apo at mga magiging apo, sa mga pamangkin, gano'n.
Okay. Okay, thank you. Sino pa ba? Edward. Hi. Edward. Number two. Siguro sa akin, how can you ever yung natin. Sa akin, yung time, ano, yung siguro, isa sa mga maiaano ko lang yung pag-alalay kahit papaano dahil nakita ko naman yung ano yung way kung papaano rin nagsakripisyo yung magulang ko sa akin. The way nga yung sinasabi nyo kanina na literal na ano na yung abortion na pag na nag-decide yung both parents ko na i-abort ako. Humingi ng tawag sa akin ng nanay ko noon. At yung way na kung paano niya pinakita yung ano, yung pagmamahal niya sa amin hanggang sa paglaki namin, yun din yung nais kong ibalik. Kahit malayo, nando doon yung pangangamusta, yung the way na naalaalala mo. Yun tayo. Okay. Okay, si BJ na. Balikan natin, BJ. Hi, ako naman. Kasi yung kumbaga sa para best ang pinakamabisting na experience sa kanang ni mama. Kasi yung in-introduce niya kay Jesus. Okay. Talaga yung kumbaga laging nagbibili sa kanang mga storybook, about Bible, tsaka tinatala ko lagi sa church. So, ang sagot ko sa number two, how can you ever repay? Siguro yung ininyatan ko yung pananampalataya na in-introduce sa akin at maging yung paglilingkod sa Panginoon dalagang talaga. Yan tayo. Okay. So, parang may consensus, ano? Na kung ano man ang ating natanggap mula sa ating nanay o kahit na sa tatay, ay i-pass on natin doon sa ating mga susunod na lahi. Which is, siya naman talagang tama. Okay? So, makita natin na ang bond ng parents to children ay napakatibay niyan because of what we are experiencing together. Hindi lang dahil mayroong iisang dugo na dumadaloy sa ating mga kaugatan, kundi dahil nga nagbabond tayo sa isa't isa. So kaya nga, minsan may mga term pa tayo na mama's boy, papa's girl, ganun eh. It represents the bond that is being created between the parent and the child. Okay? So, kaya nang sabi ko nga kanina, our topic for today, nakita niyo doon sa unang frame ng PowerPoint is a special mother for a special child. Okay? Hindi naman natin maipagkaila na si Moses ay isang special, isang unique na tao. Ayon nga sa ating pag-aaral sa mga calling, si Moses, maging yung kanyang calling ay napaka-special. Napaka-special ng kanyang calling. Not everyone can receive a calling like that of Moses. So, when God calls a person to a special or a unique ministry, inihahanda rin niya yung mga taong susuporta sa taong yan, sa mamang yan. Lalo na yung that someone who will be the mother to that specially called person. Nahanda niya yun. Kaya magkita mapansin natin, even before the birth of Moses, nauna na yung statement na mayroong mag-asawa. There was a couple. So nauna yung statement. Bakit? Kasi ang inihahatid sa atin ng salita ng Diyos is that naghanda ang Diyos ng magulang, especially a mother to Moses. Makikita natin ang pattern na yan sa Bible. For example, si Samuel. Samuel has had a very special mother, si Hannah. A very
prayerful, a very patient mother na napakalaki ang influence sa buhay ni Samuel. Kaya siya naging isang propeta, naging isang lingkod ng Panginoon. Maging si Jacob, although yung iba sa atin masama ang impression kay Jacob, dahil nga pangalan pa lang mandarambong, mandaraya, manlinling lang. Pero makita naman natin yung desire ni Jacob na magkakaroon siya na ng isang unique na relationship with the Lord. Yun ang kanyang desire, kaya sukdo lang manloko siya o manlamang siya, basta yung kanyang ninanais o inaasam na relationship with the Lord ay makamtanya. He had a mother who was very supportive sa kanya, si Rebecca. Tukdo lang lukuhin nila si Isaac. Iluko nila si Isaac para lang makuha ni Jacob yung firstborn privileges. Si Jesus, nating Panginoon, napaka unique na babae naman ang kanyang nanay, si Maria. Kumakita natin, talagang inihahanda ng Diyos ang isa ang magulang, ang nanay ng isang taong binibigyan niya ng unique calling. Ang tanong ko ngayon, may unique calling ba na inihahanda si Lord para sa iyo? No? Kaya this evening, pag-aralan natin ang buhay ni Jochebed, the mother of Moses. Okay? Matindi itong babaeng ito. Sa isang simpleng act of courage, na bago niya ang takbo ng history. Because at that time, ang mga Israelita, they were slaves in Egypt. Mga alipin sila. They had no right. Pero, with Jochebed preparing Moses for his ministry, Moses went on to become the deliverer of Israel. Moses was a Hebrew. Nung siya'y ipinanganak, naibaba na ng hari yung order na lahat ng male Hebrew child o infants ay papatayin. Pero nung nakita ni Jochebed at ng kanyang spouse na si Amram na ang infant na si Moses maliwanag sa kanila na hindi nila pwedeng, that they cannot allow Moses to be killed, to be murdered. Alam natin kung ano mga susunod na istorya. Napasadahan na rin natin kanina yung mga initial ng istorya. But the Expository Bible, the Jimmy Swaggart Expository Bible, describes Moses as follows. Okay? Ito yung description niya kay Moses. From Adam to Christ, there was none greater than Moses. Yung linya from Adam to Christ, wala daw ang hihigit pa na tao kay Moses. He is one of the few characters in the Bible whose life is depicted or sketched from birth to death. Kung nga naman, ilan-ilan lang yan. Yung ang dinescribe yung mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan. And today, he is still the most commanding figure of the ancient world. With both parents coming from the tribe of Levi or Levi, Moses was a member
of the Levitical priesthood. Pare si Moses, pare ang kanyang Levite, ang kanyang tatay, Levite ang kanyang nanay, at siya naman ay isang Levitical priest. As a Levitical priest, he was a type of Jesus Christ. He foreshadows Jesus Christ. Si Kristo ang ating great high priest. Moses was a prophet, a priest, and a king. Diba siya king? Pare siya ng mga Israelita sa desierto. And he had a kingdom of about 5 million people. Kaya yung king nila doon. So, makita natin na all of God's early dealings with Israel, He did it through Moses. Maraming nainggit, maging si Aaron saka si Miriam nainggit. Sabi nila, sa'yo lang ba nangungusap ang Diyos? Pero naparusahan sila at in-uphold ng Diyos si Moses. Moses is my man, sabi ng Diyos. Si Moses ang tao ko. And I will deal with you through him. For a man like Moses, for someone like him, anong klaseng mother kaya ang inihanda ng Diyos para sa kanya? Okay? For a man like you, for a woman like you, anong mother kaya ang inihanda ng Diyos? Tingnan natin, ha? What kind of a mother or a woman was Jochebed? Number one. Number one. She was a woman of courage. Matindi ang tapang itong babaeng ito. She defied Pharaoh's order. She defied Pharaoh's order. And imagine mo, at that time, Pharaoh was the most powerful man in the civilized world. To go against him, kamatayan ang kahulugan noon. Yet, she and her husband defied Pharaoh. Courage is defined as the moral or mental strength to venture, to persevere, and withstand danger, fear, or difficulty. This woman had that kind of courage. Pangalawa, she was a woman of discernment. Ang discernment kasi ay sa ating kapanahonan, it is a gift of the Spirit. Pero mayroong mga tao na uwido ang kanilang discernment. Yun bang tao na masulyapang ka lang, may kutob. Tawag natin sa Tagalog yan, may kutob. May kutob na kaagad. No? So si Jochebed, mayroon siyang ganong klaseng katangian. The quality of being able to grasp and comprehend that which is obscure, to detect with the eye or with the senses. Unang tingin pa lang niya kay Moses, she recognized the uniqueness of her child. And she recognized, nalaman niya kagad, na-feel niya kagad sa kanyang puso na itong batang ito has a destiny.
Sinanatanggap niya kagad yun. Okay? Pangatlo. She is a woman of wisdom. Wisdom is that good sense, judgment, the ability to discern inner qualities and relationships. Alam mo yung nung inilalabas na niya si Moses sa bahay, ginawa niya ng basket, winaterproof niya yung basket para hindi lumbog. Makita mo na she did it with planning. Nakatingin mo ba aksidente lang na nandoon si Miriam? Inutusan niya yung kanyang anak na babae. Subaybayan mo yung basket na yan. And you know what? Because of the planning, because of the wisdom that she used in allowing Moses to be out of her household, makita natin, kumilos ang Diyos. Sino ang nagdala ng prinsesa doon sa ilog para makita naman yung basket na kinalulanan ni Moses? You think that's a coincidence? Tandaan natin, ha? Sabi nga ng isang commentator, for the people of God, there are no coincidences. There are no coincidences for the people of God. Sa lahat ng steps of our life, sabi nga sa Proverbs, the steps of the righteous are ordered by the Lord. Number four, she was a woman of vision. Sabi nga, he saw that he was no ordinary child. Sa isang version, sabi naman, when she saw that he was a fine child or a goodly child, she knew right away that God have something in mind for this child. Alam niya kaagad na mayroong plano ang Diyos para sa batang ito. At alam niya kaagad, she realized that God had a vision for Moses. At yung vision na yun, ang kanyang sinikap na makuha from God. At itong kanyang pinanghawakan. Ang isang example dito ay si Virgin Mary sa Luke chapter 1 verse 56 to 55, also in Luke chapter 2 verse 41. Makita mo yung mga sinasabi ng mga tao, yung sinabi ng anghel tungkol kay Jesus, nung mga propeta tungkol kay Kristo, lahat yun tinago ni Mary sa kanyang puso. Iningatan niya sa kanyang puso. Ganon din si Jochebed. O ano yung nakuha niya mula na revelation from the Lord about Moses, tinago niya to sa kanyang puso. And I believe she passed it on to Moses. Paano magkaroon si Moses ng feeling? Sabi nga doon sa Acts chapter 7 verse 25, he thought that his own people would realize that God was using him to rescue them. So mayroon si Moses sense, mayroon siyang sense of being the deliverer, the savior of Israel. Saan niya nakuha yun? Sino nag-inculcate sa kanya ng ganung klaseng kaisipan? It was the mother. Because the mother had received it from the Lord. Kaya masabi natin, visionary itong babaeng ito. Pang-anim. Pang-lima. She is a woman of faith. She not only accepted
the vision of God for Moses. She acted on it. She acted on that vision. Ano action niya na nagpapatunay na naniniwala siya doon sa vision ni Lord para kay Moses? Tinago niya yung bata para hindi mapatay. At nung hindi na maitago, she planned. Pinanuhan niya mabuti ang pagano pag-alis ng bata sa kanilang pamamahay. Ang letter on, makita mo, ipinaanod nga niya ang bata, bumalik din sa kanya, para siya ang mag-nurture ng bata. Siya magpalaki ng bata. Ito yung klase ng pagkababae o pagka-mother ni Jochebed. Kung mayroon man kayong makita pa doon sa mga passage at sa iba pang passage, pwede nyo idagdag dyan. Bahala na kayo. Lima ang nakita ko. Now, anong lessons na makita natin from the life of Jochebed? What are the lessons? Number one. Pinili ni Jochebed ang God's higher purpose for her son. He chose the higher purpose of God for her son. Alam mo, sa mga ordinary parents, okay? Ikaw ay isang slave. So ang anak mo isang slave. Pero nagawan mo ng paraan na maipasok siya sa household of Pharaoh at naging prinsipe siya ng Egypt. Sa mga ordinary parents, tama na yun. Prinsipe na ang anak ko. Magtatamasa na ako nito. Kasi ako naman ang kanyang nanay. Kinikilala naman niya akong nanay. So mag-i-enjoy na rin ako sa buhay dahil prinsipe ang anak ko. But there is a higher purpose for the life of Moses. And that higher purpose ay hindi lang siya prinsipe ng Egypt. He is deliverer, the liberator of Israel. So pinili ni Jochebed yung higher purpose for the life of Moses. Hindi niya kinuha yung nasa ibaba ng mga purposes. Kinuha niya yung mataas ng purpose. Number two. Being willing and available to be used for God's purpose. Alam niya Jochebed na ang purpose ng kanyang buhay ay subaybayan si Moses. Palaguin si Moses. That's why si Moses ay natuto sa dalawang klaseng university. The University of Egypt and the University of the Household of Jochebed. So, dalawa, multicultural si Moses. Pangatlo, yung pangatlo, when faced with evil, pagaya ng ating kapanahunan, we are faced with grabbing kasamaan sa ating kapanahunan. Ang dapat natin gagawin ay we look for ways in which we can act against the evil. Okay? In the face of evil, look for ways to act against this evil and trust God to use what you have done in his war against evil. In other words, kung ano yung gagawin mo against evil, i-entrust mo kay Lord para yun naman ang kanyang gagamitin sa kanyang pakikibaka laban sa kasamaan. That makes you a partner with God in the battle against evil. So sa halip na magmumukmuk ka o magtatago ka in fear
kagaya ng mga disipulo, mga apostol, after Jesus was crucified, sila ay nagtatago in fear. Takot na takot. They were only encouraged, emboldened when the Holy Spirit came upon them. Napatanta sila talagang tumapang ng grabe. When you make yourself available and when you are willing and then you act, God will use you. Kaya yun ang nangyari kay Jochebed. Masama ang plano ng Pharaoh, ng king, patayin lahat ng mga bata. Nagplano naman siya ng kanyang gagawin. Ito yung aking gagawin. Itatago ko muna yung bata. And then yung hindi na pwede itago, sige, pakawalan ko yung bata. Pero subaybayan ng aking anak yan. And what happened? Ang Diyos na ang kumilos. Ang Diyos na ang nagdala ng bata doon sa prinsesa. You can trust God. You can trust God to use what you are doing. Ano naman naging reward ni Jochebed? Simple lang ang reward ni Jochebed. Alam mo? Ang unang reward is yung recognition na ang laki ng kanyang contribution to change the history of Israel. Ang mga Israel ay nakalaya from Egypt because of her son. At kaya nagawa ng kanyang anak yon dahil sa isang simple act of courage. Yung kanyang katapangan na yun, indirectly caused a change in history. Kaya hanggang ngayon, may Israel pa. At napaka-tibay na bansa pa hanggang ngayon. The second reward ay medyo material. Okay? Tanga makita ng nanay na babayaran para aalagaan ang sarili mong anak. That's what happened kay Jochebed. He had the privilege of raising up her own child, okay, and receive payment for it. The house of the Pharaoh paid for her services to raise up, to nurture her own child. Nakakita ang babaeng ganun. Simple lang ang kanyang reward. Sa atin naman, kung tayo ay kumilos na parang mga Jochebed, I'm sure na mayroong mga reward din na bibigay sa atin ng Panginoon. Okay? Nais nyo ba na magamit din ng Diyos to change history? Nais nyo ba ng umaapaw na pagpapala mula sa Diyos? Yes. Amen. Amen. Amen, Badward. Amen, Tay. So, bilang application, bilang challenge, okay? Challenge application, ito yung katanungan ko. Grand challenge natin. Mothers, o kahit fathers, okay, do you really believe that your child, my child, ang tinutukoy ko, either biological or your spiritual children. Okay? Do you really believe that your children, biological or spiritual children, has a destiny? Mayroon ba silang naniniwala ka ba na may destiny itong mga anak mo in God's agenda for the world? Amen. Huh? Now, if amen, question number two will follow. What are you doing about it?
What are you doing about it? You really believe na may destiny itong anak mo? What are you doing about it? So, hingin ko kay Gemma, ipag-pray natin ito. Gemma, ipag-pray natin ito. Itong question nito. What are we doing para sa ating mga children, biological, spiritual children? What are we doing for them? Pag-pray natin, Gemma, bago natin ipag-pray din yung ating mga prayer concerns, ito muna. Okay, let us pray. Lord, we thank you, O God, sa message niyo po ngayong gabi. At we pray, O God, sa aming lahat na nandito ngayon, ay anoint mo kami, Panginoon, na gamitin mo kami na maging good model na parents, maging sa either biological or spiritual children, O God. I-anoint mo kami, Panginoon, na kung paano ipinakita ng parents ni Moses ang pagiging good model, O God, sa pagre-raise up ng kanyang anak para matupad ang full potential na plano mo sa kanilang buhay. Nawa, Lord, ay ma-impart mo rin po sa aming lahat yun, Panginoon. Kaya tulungan mo kami. At magagawa lang namin ito sa iyong tulong at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At salamat po sa iyong lingkod na patuloy mo ginagamit upang kami ay i-equip, Panginoon. Magpalain mo rin po ang kanyang buhay. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Je? Para sa ating prayer concerns, panalanginan para sa isa't isa. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, kami nagpapasalamat, nagpupuri, Panginoon, dahil tinawag mo uli kami, Panginoon, para po sa mag-aral ng mga salita dito po sa ginaganap po, Lord God, the Pastor's Hour, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming pastor na matyagang nagtuturo at na nagpapahayag, nagbabahagi mga aral na nais niyang ibahagi para po sa amin. Kami rin, Panginoon, ay ma-equip dito sa mga aral na ito, mga leksyon na ito, Panginoon, para sa paglago ng aming spiritual na buhay, Panginoon. At sa lahat mga kapatiran, Panginoon, na kasama namin sa gabi nito, Lord God, patuloy kami, Lord God, na magpapasalamat, nagpupuri, Panginoon, dahil nga pang maikip kami, ay biligyan mo kami, Lord God, ng commitment, Panginoon, na madagdagan pa yung kaalaman namin, Panginoon, tungkol sa mga salita mo, Panginoon, na siyang magpapatibay ng aming relasyon sa inyo at magiging mga kakailanganan namin ito sa aming paglago bilang Kristiyano, Panginoon. Muli, Panginoon, sa gabi nito, amin po ngayon dinudulog sa inyo ang mga kahilingan ng Lord ng aming mga kapatiran. At dahil ito'y kabahagi rin, Panginoon, ng aming pag-aaral, yung pagiging tagapamagitan o bilang intercessor, Panginoon, sa pangangailangan ng hindi para sa ibang sarili, kundi sa para po sa ibang naming kapatiran at sa iba pa naming Lord na pangangailangan ng iglesia o sa ano pa mong bagay, Panginoon. Naalalaan, Panginoon, sa gabi nito ngayon, ang pangangailangan ng aming kapatid, Panginoon, ni kay Edward, sa kanyang provision, Panginoon, financial provision para po sa renovation ng bahay nila sa Makati. Lord, ito ay sa kanyang mga magulang, Panginoon, na kung saan doon sila lumaki, at doon sila, Lord God, nagkamalay, at higit sa Lord doon nag-umpisa yung kanilang pagiging Kristiyano sa lugar na yun, Panginoon, at nangangailangan ito ngayon, Lord God, ng pag-aayos at pagpapatibay. Kaya naman, Lord, hiningi namin sa inyo na bigyan mo sila, Lord God, yung panang ina, nanay nila, o ganyan, Lord, sa bawat makakatulong sa kanilang mga kapatid na naging kabahagi doon sa bahay na yon na
tumulong Panginoon sa ano mga may kanilang may provide na tulong at para O Lord God sa muling pagpaparenovate itong bahay na ito, O Lord God. Umasa kami, O Lord God, maging sa tao na ginagamit mo na makasama nila, Panginoon, doon sa pagpapagawa, paggawa, na maging matibay, Panginoon, at ma-restore yung hindi man may balik sa dating katataga nito. Mahalaga, Panginoon, ay mabago kung anong mga dapat nakakailangan ni Panginoon para muli maging safety, maging maayos ang tahanan na ito na kanilang pinamulatan. Salamat, Lord, at kami umasa, Panginoon, na ipagkakaloob mo sa kanila yung kinakailangan nila na financial provision para matuloy at matapos, Panginoon, ng kanilang pagpapagawa ng kanilang bahay. In Jesus' name, Amen. Hallelujah, Panginoon. Kami pa, Lord, ay patuloy na dumadalangin sa gabing ito at sa oras ng ito, Lord, ay dinadalangan, Lord, ang pangangailangan ng anak mo kong si Beth. Lord, siya po, Panginoon, ay ilagay mo, Panginoon, sa kumpanya niyan. Inipit mo siya, Panginoon. Binigyan mo po siya ng kakayahan, kalimuan, na tunay, Lord, na buhay siya sa lahat ng larangan, Panginoon. At siya po, Panginoon, bilang head of the family, ay tunay na naghahangad, Panginoon, ng higit sa ikabubuti, Panginoon, at ikalalago ng buong pamilya, Lord. Kaya, Panginoon, sa kanyang plan ng Panginoon at paglipat ng trabaho, higyan mo po sa Panginoon ng katalinuhan, Lord God. Ikaw, Panginoon, nagkalagay sa amin ng direksyon, nagbibigay sa amin ng kaalaman upang, Lord, ito po ang ibigay na nagagawin. Kaya, Lord, ituro mo kayo ng kabilang ng aming direksyon at samahan mo po siya sa pangagasyon sa kanyang gagawin. Natanong po, Panginoon, ang kanyang isipan, ang kanyang kalooban, ang lahat ng areas ng buhay niya at maihanda po siya sa lahat ng ito, maging ang kanyang kasugan. At tunay, Lord God, your protection be upon him as well, Lord. Na tunay, Lord, sa pagdi-decide niya ito, sa paglipat sa trabaho, Lord, pangungunahan mo po siya ng iyong banal na Espiritu, Panginoon Jesus. Ilalagay mo po siya, Panginoon, sa pinakamaganda, pinakamaayos na kalagayan sapagkat anak mo po siya, Panginoon, at nakikita mo, Panginoon, ang pangangailangan ng pamilya. At naniniwala po kami, Panginoon, at nananampalataya po kami, Panginoon, na the best place, Panginoon, ang ilalagay mo para sa kanya. Kaya, Lord, sa lahat ng desisyon na gagawin niya, Panginoon, samahan mo po siya at pangunahan mo po siya. Dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, Lord God. Praise you, Father, by your name, Lord Jesus. Once again, Lord God, ay aming pong ininudulog ang panalangin ng aking patiran, Lord God, nanay, si ng Christy, Lord God, patungkol po sa mga requirements na ninong oming Panginoon. Dalangin namin na kayo po, Panginoon, siyang tunay na kumilos sa kumpanyang ito, Panginoon. Panginoon Diyos. At na maging maayos ang orientation ni Ninong Omeng at ang bawat requirements na need na ma-meet, Lord God, ay inyo pong i-provide sa right time, Lord God. At naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo paihintulutan, Panginoon, na magkaroon ng aberya sa pag-ilikom ng requirements na ito, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, kayo rin ang magbigay ng wisdom kay Ninong Omeng sa lahat ng kakataon, Lord God. At we pray, Lord God, na ikaw rin, Panginoon, ang siyang kumilos, Panginoon, sa buhay ni Dick, Lord God, doon sa kanyang nalalapit na enrollment, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na ipakita mo na kayo ang Diyos na nag-provide, Panginoon, sa buhay niya. Sa pamamagitan po, Panginoon, ng provision ito, Panginoon, ay hayaan mo na maharanasan ang iyong nakilang kapangyarihan sa buhay ni Dick, Panginoon. At doon sa kanyang kumpanya na papasukan, Lord God, pinapasukan, Panginoon, yung kanyang pagtaas ng posisyon, Panginoon, ay
amin pong inaangkin, Panginoon, dahil po ito ay kalooban mo, Panginoon, na maganap sa buhay niya. At naniniwala kami, Panginoon, na you called us, Lord God, as the head, Panginoon, not the tail, Panginoon Diyos. Kaya hayaan mo, Panginoon, na maging maayos, Panginoon Diyos, sa kanyang pag-aaral, sa financial provision, Lord God, at yun na rin, Panginoon, sa kahilingan ko, Panginoon, na maging maayos din po, Panginoon, ang kalagayan ni Nanay Henya, Lord God. Lord, ikaw po ang nakababatid, Lord God, ng sitwasyon ni Nanay Henya sa mga oras na ito, Panginoon. We ask, O God, for your provision, Panginoon, sa pagpapagamot, at lalo-lalo na, Panginoon, we believe, Lord God, na ikaw, Panginoon, ang dakilang doktor namin, na siya magpapagaling sa buhay ni Nanay Henya, Panginoon. Lord, hayaan mo na maging maayos ang lahat-lahat, Panginoon, sa kanyang sitwasyon sa mga oras na to, hindi lang kay Nanay Henya, kundi sa kanyang buong pamilya, Lord God. Kaya muli, ipagkakatiwala ko, Panginoon, sa inyo, ang lahat ng bawat panalangin ito, Panginoon, at hayaan mo na selyuhan nyo ito, Panginoon, ng inyong banal na dugo. Sa inyo ang kapurihan at pagsamba, sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Yesu Kristo. Amen. Lord, sa mga oras na ito, nililift up ko rin po ang prayer request ni Pastor, Panginoon. Lord, ikaw po ang aming Jehovah Jireh. Ikaw ang aming great provider. Kaya, Lord, kayo po ang kumilos sa makapangyarihan mong kaparaanan. Ikaw po ang mag-provide ng financial provision para sa pagre-renovate ng kanilang house. Alam po namin, Lord, na kahit kailan di ka nagkulang, parati kang sapat, Panginoon. At patuloy mo rin sila i-bless ng good health, ng strength, Lord. And we pray din po, patuloy mo siyang bigyan ng wisdom, knowledge, and clear revelation, O God, lalo-lalo na sa mga bagay na gagawin sa iyong iglesia, Panginoon. Salamat po, Lord, and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, patuloy po namin tinataas sa iyo, Panginoon, maging ang concern ni Ate Gemma, para kay Ate Michelle, Panginoon, na kanya pagdarakat, Panginoon, ng mga requirements para makumpleto na ito, Panginoon. Lord, specifically, we pray for certification, Panginoon, ng TESDA na kakailanganin niya, Panginoon, sa kanya pag-apply. Lord, we pray na makuha niya na ito, may release na sa kanya, at mapabilis din po, Panginoon, yung kanya mga nasikaso pa, Panginoon, na requirements. Maging ang kanyang health, Panginoon, ay nawa ay nasa maganda kondisyon sa kanyang pagkuha ng medical, Panginoon. Lord, bigyan mo rin siya wisdom, knowledge, Panginoon, sa kanyang pagtahak sa ito sa opportunity na ito, Panginoon. So, aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Di, ano nga yung prayer concern ko? Ayun kay Rem. Rem, para kay MJ sa provision. Sa pagtataka. Okay. Yes, Lord. We thank you, Lord. Dinudulog namin, Panginoon, ang prayer concern ni Rem para sa kanyang spouse na si MJ, Panginoon. Kayo po kumilos, Panginoong Diyos, sa buhay ng kapatid namin ito, sa kanyang pagtatrabaho doon, sa kanyang ginagawang construction. Panginoon, ingatan niyo siya. Bigyan mo rin siya ng wisdom at higit sa lahat kalakasan, kalusugan, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang ginagawang ito, ay masusustain niya ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ngayon, pray ko na rin po si Rem, Panginoon, sa kanyang pagiging supportive na spouse, sa kanyang mister, at bigyan mo rin siya ng kalusugan, at nawa, patuloy namin siyang makakasama sa mga virtual na pag-aaral namin. At ganun din, Panginoon, ang kanilang mga supling, bigyan mo sila ng kalusugan, at ingatan niyo ang buong pamilyang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na nandito ngayon, kasama namin sa pag-aaral na ito. Bless their lives, Lord God, and bless those
around them, Panginoon, ang mga taong minamahal nila at nagmamahal sa kanila, at pagpalain niyo sila. Salamat, Panginoon, sa aming bagong nakasama ngayon, si Arnold. Nawa, Panginoong Diyos, patuloy namin siyang makasama sa gawain ito. Ikaw ang magpapala din sa kanya, at kung ano man ang mga mahahawakan ng kanyang mga kamay, ay ito ay inyong pagpalain, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. We just pray, Lord God, na ang mga gawain namin gagaya nito ay inyong ingatan. Huwag niyong hayaang ito ay magkaroon ng mga interference from demonic sources, at kayo, Panginoon, ng mag-ingat at mag-secure ng aming mga katayuan sa bagay na ito. Lord, salamat sa bawat isa, and we just praise you and we just worship you sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.